dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories. May paghihigpit na ginagawa ang mga magulang natin na minsan ay nakakasakal na rin po. Pero lahat naman ng kanilang ginagawa ay para sa kabubuti natin, lalo na sa ating buhay sa hinaharap. At darating na lamang ang araw na magpapasalamat tayo para sa ginawa nilang pag-aalaga at pagdidisiplina sa atin. Dear Papa Dudut, may oras sa buhay natin na nagkakaroon tayo ng pangalawang magulang. At minsan sila pa ang mas nakakapagparamdam sa atin ng totoong pagmamahal. Hello Papa Dudut, I'm Marian, 28 years old at nagtatrabaho ngayon dito sa Taiwan bilang office staff. Wala rin talaga akong hilig na makinig sa mga drama sa radyo o internet. Pero mula Papa Dudut nang tumira ko sa bahay ng lola ko, na mas sanay akong tawagin na mamita, ay nahilig na rin po akong makinig sa inyong YouTube channel. Si Mamita ay nanay ng mami ko, Papa Dudut. Hindi siyang nagpalaki sa akin pero sobrang mahal na mahal ko siya. Kaya nga kahit na hindi naman ako mahilig magsente sa buhay, nagdesisyon ako na gawin itong sulat ko na ito tungkol kay Mamita. Nag-iisang anak nga lang pala ako ng mga magulang ko. Siyempre madalas na kapag only child, na-spoil ng mga magulang. Dahil ganon ang naging buhay ko kasama sina daddy at mommy. Kahit pareho silang may trabaho ay palagi silang may oras para sa akin. At palagi rin nilang ibinibigay ang mga bagay na gusto ko. Kaya naman sobrang saya ko talaga kasama sila, Papa Dudut. Kaya lang ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ng daddy ko. Hanggang sa bawian siya ng buhay nang dahil sa sakit niya na cancer. Nang mailibing si daddy ay nakita ko kung paano magpakatatag si mami para sa akin. Madalas siya na ginagabi ng uwi galing sa trabaho at wala ng oras para kausapin ako tungkol sa pag-aaral ko. Lahat yon ay pilit kong iniintindi kasi nga ay mag-isa na lamang siyang bumubuhay sa akin hanggang sa nasa college na ako noon nang tanggapin niya ang offer ng company nila na ma-assign siya sa Taiwan. Ayoko sanang magkalayo kami ni mami pero wala rin akong nagawa dahil buo na ang desisyon niya na yon. At dahil walang ibang kamag-anak na pinagkakatiwalaan si mami, inihatid niya ako sa bahay ni mamita. Para doon daw muna ako tumira at mag-aral sa Bicol, Papa Dudut. Bago kami makarating sa bahay ni mamita ay panay na ang bilin sa akin ni mami tungkol sa kanya. Na palagi raw akong susunod sa mga utos ni mamita. Lalo na pagdating sa mga gawaing bahay. Nang makarating nga kami kina mamita ay hindi ko na masyadong maalala ang lugar na yon. Pero napakalaki ng lumang bahay niya. At isa yon sa mga pinakalumang bahay sa lugar na yon, Papa Dudut. Ito ang juice at palaman, oh. Mamili ka na lang dyan ng gusto mong palaman, Marian. Ang wika ni mamita nang makapasok kami sa may komedor ni mami. Maiba ko, sigurado ka na ba sa pag-abroad mo na yan, Lorna? Baling naman niya kay mami. Opo, mamita, nakaayos na po ang lahat ng papeles ko. Saka sayang din kasi yung posisyon na naghihintay sa akin doon sa company sa Taiwan. Malaki din po ang itinaas ng sasweldohin ko kaya hindi ko na pinapalampas pa, tugon ni mami. Ganun ba? Mabuti naman at hindi masyadong nagdamdam itong apo ko sa desisyon mo, wika pa ni mamita. Wala naman din po akong ibang pagpipilian kasi buo na raw po ang desisyon ni mami. Malungkot at pabulong na turan ko.
Marian, pinaliwanag ko naman na sa'yo na para sa'yo itong gagawin ko, hindi ba? Para sa kinabukasan mo, kaya huwag ka na sanang magtampo pa sa akin. Ang sabi naman ni Mami sa akin. Tama ang Mami mo, Apo. Hindi rin naman madali para sa kanya ang gagawin niya na pagtatrabaho ng malayo mula sa'yo. Huwag kang mag-alala. Alagaan kitang mabuti hanggat nandito ka sa poder ko. Ang sabi pa ni Mamita. Papadudot, bago ako nga pala tumira kay Mamita, ay ilang beses ko pa lamang siyang nakikita at nakakasama noon. Noong bata pa raw ako ay madalas siyang lumuluwas ng Maynila para makita ako, pero mula raw nang maging sakitin siya ay bibihira na siyang lumuwas dahil nahihirapan na siyang bumiyahe. At dahil busy pareho sa trabaho ang mga magulang ko ay hindi rin kami madalas na umuwi ng Bicol para magbakasyon doon. Kaya naman nagulat talaga ako nang makita ko na malaki pala ang bahay ni Mamita sa probinsya. Makaluma ang estilo ng bahay pero maayos pa naman tingnan. At kagaya nga ng sabi ni Mami, malaki talaga ang bahay ni Mamita kumpara sa mga ibang bahay na nadaanan namin doon. Mami, kailangan niyo po ba talagang umalis? Tanong ko habang nag-aayos kami ng gamit noon. Malaki ang kwarto na kung nasaan kami kaya magkatabi kami ni Mami na matutulog sa malaki rin na kama. Sinabi ko na sa iyo, hindi ba? Kailangang umalis ni Mami dahil gagawin ko ito para sa future mo. Tugon naman niya. Pwede naman po kasi na dito na lang kayo magtrabaho sa malapit sa atin. Ang sabi ko naman. Pero hindi ko kikitain yung kagaya ng mga pwede kong kitain sa abroad sa pagtatrabahuhan ko, anak. Sana naman ay maintindihan mo ko. Ang sabi pa niya. Nalulungkot po kasi ako na aalis na kayo. Ang sabi ko pa. Hinawakan ni Mami ang kamay ko. Nalulungkot din naman ako, Marian. Pero sana'y huwag mong kalimutan na ginagawa ko ito kasi mahal kita. Sabi pa ni Mami. Nang gabi na yon, magkatabi kaming natulog ni Mami sa malaking kama pero hindi rin ako nakatulog ng maayos, Papa Dudut. Siguro kasi namamahay ako. Hindi ako sanay sa ganong kalalaking kama at iba rin ang amoy sa loob ng kwarto. Hindi naman mabaho, hindi malikabok pero naninibago talaga ako. Yung paninibago na alam kong kailangan ko ng kasanayan dahil matagal akong titira sa bahay na yon. Medyo excited din naman ako pero mas lamang ang kaba hanggang sa hindi ko namalayan na naluluha na pala ako dahil sa lungkot na nararamdaman ko. Yun ang unang pagkakataon na magkakalayo kami ni Mami. Hindi ko alam kung kailan kami ulit magkikita o magkakasama. Basta pangahawakan ko ang pangako niya na babalikan niya ako, Papa Dudut. May ilang araw ring nagstay si Mami sa bahay kasama ko. At nang dumating na nga ang araw ng pag-alis niya papunta ng Taiwan ay muli akong naiyak. Kahit na alam ko naman na mangyayari yon. Nakiusap pa ako na baka pwedeng hindi na lamang umalis si Mami at sa Pilipinas na lamang magtrabaho para kasama ko siya, Papa Dudut. Pero syempre, hindi yon nangyari. At tuluyan niya na rin akong iniwan para magtrabaho sa malayo, Papa Dudut. Sobrang nanibago talaga ako sa bahay ni Mamita. Hindi lang dahil sa probinsya yon, kung hindi dahil kay Mamita mismo. Maaga niya akong ginigising sa umaga para mag-almusal at napakarami niyang bilin pagdating sa mga gawain. Ako po ang maglalaban ng mga kurtina? Gulat na tanong ko. Oo, bakit, may problema ba? Balik tanong ni Mamita. Wala lang po. Tugon ko naman habang pilit na nilalabanan ang anto ko. Wala naman tayong ibang kasama dito sa bahay, hindi kagaya doon sa inyo sa Maynila na may kasambahay kayo na gumagawa ng paglalaba at paglilinis ng bahay.
Huwag mong sabihin na hindi ka tinuruan na maglaba ng mami mo. Tanong pa niya sa akin. Hindi naman po sa ganun, kaya lang eh. Hindi ko na tinuloy pa ang sinasabi ko dahil baka masira ko pa ang umaga ni mamita. Doon na siya nagsimulang maglita niya na lalong nagpaantok sa akin. Ayan na nga ang sinasabi ko, masyado kang na-spoil ng mami mo. Sinabi ko na sa kanya noon pa man na dapat habang bata ka pa lamang, tinuturuan ka na niya ng mga gawaing bahay at mga paglalaba, pamamalansya, pagluluto at paglilinis ng bahay. Hindi niyo yan pwedeng palagi na lamang naiasa sa mga magulang ninyo. Darating ang panahon na mawawala rin kami sa mundong ito at mahihirapan kayo na mabuhay nang hindi na kami kasama. Kung hindi ninyo matututunan ng maaga ang maging responsable sa buhay. Kaya ngayon pa lamang ay sinasabi ko na sa iyo na matuto ka na talaga habang kasama mo ako dito sa bahay. Hoy Marian, ang malakas na sigaw ni mamita na biglang nagpagising sa diwa ko. Po? Ano po yun mamita? Turan ko. Hindi ko na malaya na napapikit na pala ako sa kinakaupuan ko. Nakikinig ka ba sa mga sinasabi ko? Hay nako, basta ito ang tandaan mo. Habang bakasyon mo pa, dapat ay masanay ka na na gumising ng maaga at mag-almusal bago mag-alas 7 ng umaga. Kailangan na maaga kang bumabangon at kumikilos para maaga rin ang pasok ng biyaya dito sa bahay natin at pagkatapos mo mag-almusal at magligpit ng lababo ay unahin mo ang pagwawali sa sala bago ang likod ng bahay. Saka mo naman simulan ang paglalaba kapag tapos nga na sa pagwawalis mo. At saka mo isunod ang pagdidilig ng mga halaman natin sa bakuran. Natatandaan mo ba lahat yon para hindi ko na Marian? Hanggang ngayon ba inaantok ka pa rin at pikit na naman yung mga mata mo? Kayong mga kabataan talaga ngayon kahit ang pagising lang sa umaga ay hirap na kayong gawin. Paninermon niya sa akin. Grabe Papa Dudut. Hindi ko inaasahan na ganun pala talaga kasungit at kahigpit si mamita. Imagine po ha, 7 a.m. pa lamang ng umaga noon pero tanghali na yon para sa kanya. Eh samantalang sa bahay namin sa Maynila ay palaging alas 10 o 11 a.m. ang gising ko at bangon ko mula sa kama. Kaya nga madalas na pinagsasabay ko na ang almusal at tanghalian kasi ganong oras na ako nagigising. Pero si mamita, gusto niya yata na sabayan namin ang bawat paggising ng araw sa umaga at pag-duty ng manok sa pagtilaok nito sa labas ng bahay namin. Ang nakakainis pa doon ay palagi niyang sinasamahan ng sermon ng almusal na hinahain niya sa akin. Mga sermon na tungkol sa pagpapalaking ginawa sa akin ni mami at daddy. Wala naman akong nakitang mali sa pag-aalaga at pagpapalaki sa akin ng mga magulang ko, Papa Dudut. Hindi naman mali kung ibigay nila sa akin ang mga bagay na gusto ko o hinihingi ko sa kanila. Wala rin masama kung kumuha sila ng kasambahay noon para gumawa ng mga gawaing bahay. At hindi rin naman siguro kasalanan kung hindi ako marunong magsaing ng kanin o maglaba ng mga kurtina. Kaya lang nang malaman yon ni mamita ay inis na inis talaga siya. Sa akin, lalo na kay mami Papa Dudut. Medyo mahigpit si mamita pagdating sa mga gawaing bahay Papa Dudut dahil hindi nga ako marunong maglaba. Tinuruan niya pa talaga ako kasi nga wala kaming kasambahay na kasama na pwedeng gumawa noon. Halos magkasugat-sugat na tuloy ang mga daliri ko sa kamay dahil sa nakakabwisit na paglalaba na yon. Pero mabuti na lamang at fast learner ako. Kaya naman natutunan ko rin kaagad na gawin yon. Pero dahil metikulosa nga si mamita ay palagi niyang nakikitaan ng mali ang ginagawa ko. Mula sa paglilinis ng bahay, paglalaba at ultimo ang pagdinilig ng mga halaman niya, ay mali pa rin daw ang ginagawa ko. Minsan nga ay hindi ko na alam kung mali ba talaga ang ginagawa ko o pinagbubuntunan niya lamang ako sa init ng ulo niya para kasing wala na siyang nakitang tama sa mga ginagawa ko. Lahat ay mali.
may kulang o hindi maayos sa paningin niya. Kaya sa tuwing tatawag tuloy noon si Mommy ay palagi kong kinekwento ang pagpapahirap na ginagawa sa akin ni Mamita, Papa Dudut. Mamita, wala po ba tayong ibang ulam ngayon? Tanong ko nang makita ko ang pinakbet na gulay at sinaing na tulingan na ulam namin para sa hapunan. Bakit, hindi ka ba kumakain nito? Tanong din ni Mamita. Kumakain naman po ako nito pero wala po ba tayong kahit na hotdog man lang na pwedeng isabay dito sa ulam ngayon? Kahapon po kasi, 'di ba, ginataang sitaw at kalabasa ang ulam tapos ngayon pinakbit naman po, tugon ko. Ano naman ngayon? Pareho namang masustansyang pinakbit at ginataang gulay. Ang turan pa ni Mamita. Medyo nakakasawa lang po kasi kung magkakamukha ang ulam natin sa araw-araw. Sana po ay meron man lang may hotdog o pork chop na kasama itong mga ulam natin ngayon. Ang wika ko naman. Marian, hindi maganda sa kalusugan ang puro hotdog at pritong karne. Kaya dapat na masanay kang araw-araw na kumakain ka ng gulay. Hindi rin hamak na mas masustansya ang isda kesa sa karne ng baboy. Kaya huwag mong sinasanay ang katawan mo sa mga ganong klase ng mga pagkain. Kaya rin siguro hindi ka tumataba dahil bukod sa pagda-diet na ginagawa mo ay napakapihikan mo pa sa pagkain. Kaya kainin mo na lamang kung ano man ang inihahain ko dito sa lamesa natin. Dahil lahat ng yan ay sisiguraduhin ko na masustansya. Siya nga pala, kailangan mong gumising na mas maaga bukas. Kasi sasamahan mo akong magsimba kaya bago mag-alas 7 ng umaga ay dapat makapag-almusal ka na. Nakaligo at nakaayos ka na rin. Ang bilin pa ni Mamita. Sa bahay namin, Papa Dudut, ay walang sino man ang pwedeng bumali ng batas ni Mamita. Mapagawaing bahay man yon, pagsisimba o sa mga niluluto niyang ulam. Siya ang mas matanda kaya siya ang dapat na palaging masunod. Nung una ay mas nadadagdagan ang inis ko habang tumatagal na kasama ko siya. Para kasing nawala na ako ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto ko. Mula sa oras ng pagising na gusto ko hanggang sa pagkilos ko sa loob ng bahay niya. Palagi rin siyang masungit sa akin sa konting pagkakamali lang na nagagawa ko. Kagaya na lamang ng masunog ko ang sinaing kong kanin dahil nakatulugan ko ang paghihintay na maluto yon. Hindi lang tuloy kanin ang nasunog kung hindi pati na rin ang kaldero namin. Hindi naman ako sinigawa ni Mamita pero abot langit talaga ang paninermon niya sa akin noon. Na dapat daw kapag may isang bagay akong ginagawa ay nakafocus lamang ako doon. One at a time, sabi nga ni Mamita. Kung alam ko raw na hindi ko kayang pagsabay-sabayin ang mga ginagawa ko, itigil ko muna ang iba at isa lang daw ang pagtuunan ko ng pansin, Papa Dudut. Doon ko nagsisimulang ma-realize na marami akong matututunan kay Mamita. Papa Dudut, malapit na noon ang pasukan sa school nang maisipan ni Mamita na mamili na kami ng mga gamit. Pinamili niya ako ng mga gusto kong gamit at siya na raw ang bahalang magbayad. Siya naman ang pinapili ko ng sapatos para sa akin at nagustuhan ko ang pinili niyang kulay at ng disenyo. At nang patapos na ako sa pagpili ng bagay, nakita ko siya na may tinitignan na sandals noon malapit sa may cashier. Mamita, bilhin niyo na rin po yung sandals na yan, bagay naman po talaga sa inyo. Saka malaki naman po ang pinadalang pera ni Mami kaya okay lang kahit na bumili kayo ng para sa inyo, ang wika ko sa kanya. Ayan nga rin po ang sinasabi ko sa lola ninyo eh. Ma'am, bagay talaga sa kanya ang sandals na hawak niya lalo na at maputi siya. Singit naman ang sales lady na nandun din ng mga oras na yon. Alam mo iha, hindi mo ako mauuto sa pambobola mo na yan. Saka masyado tong mahal para sa akin, natatawang baling ni Mamita sa sales lady.
Eh, mas mahal nga po dyan itong bag na gusto kong bilhin eh. Kaya isama nyo na po yan sa babayaran natin. O kung gusto nyo po ay hindi ko na lang po bilhin itong bag at yung sandals na lang po ang kunin natin. Suggestion ko naman. Naku, huwag na. Hindi mo kailangan na ibalik yung bag sa pinagkuhanan mo, Marian. Ayos pa rin naman itong sandals na gamit at suot ko ngayon. Kaya hindi ko na kailangan bumili ng bago para sa sarili ko. Mabalik tayo. Kompleto na ba mga gamit na kailangan mong bilhin? Tanong niya sa akin. Opo, kompleto na po, Mamita. Tugon ko. Mabuti naman. Halika na at magbayad na tayo sa counter nang makakain na rin tayo. Anyaya pa ni Mamita. Papadudot, pagdating sa pagkain at gamit na para sa akin ay magastos talaga si Mamita. Ayaw niya raw kasing isipin ni Mami na hindi niya ginagastos ng tamang pera na pinapadala sa kanya ni Mami na para naman sa akin. Kaya naman kahit na hindi niya ako sinasanay sa mga luho na gusto ko, ibinibigay naman niya ang mga bagay na alam niyang kailangan ko. Pero pagdating sa sarili niya ay sobrang tipid ni Mamita, Papa Dudut. Ni minsan nga ay hindi ko siya nakitang bumili ng gamit na para sa kanya. Kahit noong kumakain kami sa labas, isang plato lang ng palabok ang ino-order niya. Tapos ay baso ng tubig para sa kanya. Tapos sa akin ay fried chicken, kanin, buko pandan, tapos ay may juice pa. Gusto niya raw na palagi akong busog kaya maraming pagkain ang ino-order niya para sa akin. Habang tumatagal din na kasama ko si Mamita ay natututo na akong pakisamahan siya. Tama si Mami sa mga bilin niya sa akin noon, nasundin ko lamang ang mga utos sa akin ni Mamita. At mabilis kaming magkakasundo na dalawa, Papa Dudut. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nawala na rin ang inis ko sa tuwing uutusan ako ni Mamita sa mga gawaing bahay. Actually, hindi na nga rin niya ako masyadong inuutusan noon dahil nagkukusa na akong kumilos sa mga gawain sa bahay. Hindi naman pala yun gaanong kahirap, lalo na kapag nakasanayan mo nang gawin. Dati talaga ay sobrang tamad kong gumising ng maaga. Pero madalas na ako ang nauunang gumising kay Mamita sa umaga at naghahanda ng almusal para sa aming dalawa. Nadagdagan na rin ang mga halaman sa bakuran kasi namunga na yung mga dinidiligan ko. At hindi na rin ako napapagalitan ni Mamita sa mga nilalabhan ko na kortina. Nakakatuwa rin palang makasanayan ang mga ganong gawain, Papa Dudut. Nabawasan na rin kasi ang mga oras ko noon sa pag-i-internet kaya naman masasabi ko na mas naging kapaki-pakinabang ang oras ko sa mga ginagawa ko. Pero ang pinaka-paborito ko talagang ginagawa namin na magkasama ni Mamita ay yung pagsisimba namin tuwing umaga, tuwing araw po ng Linggo. Ang dami ko kasing mga nare-realize pagkatapos ng misa. Pakiramdam ko rin noon ang dami kong nare-realize sa bawat araw na kasama ko si Mamita, Papa Dudut. Minsan ay naisipan kong ipagluto si Mamita ng sinigang na bangus. Kaya lang ay napadami ang lagay ko ng seasoning kaya napaalat yon. Nalungkot ako kasi yon ang unang beses na nagluto ako para kay Mamita. Pero sinabi niya na kakainin niya pa rin daw yon. Dahil pinag-effortan ko ang luto na yon, Papa Dudut. Alam mo, natutuwa talaga ako sa iyo, Marian. Kasi nag-aaral ka ng magluto ngayon. Dati-rati gigising ka ng tanghali. Pero ngayon ay mas maaga ka ng bumabangon kesa sa akin. Tapos ay palagi ka pang nauuna rito sa kusina para mag-ayos ng mga aalmusalin natin. Hindi ka kaya dating ganyan, apo? Nakangiting wika pa ni Mamita. Eh, nakakatuwa rin po pala kasing kumilos-kilos dito sa bahay. Lalo na ang pagtambay dun sa bakuran ninyo habang nagdidilig ng mga halaman. Nakakatuwa pong tumambay dun at kausapin yung mga halaman ninyo. Kahit na hindi po sila sumasagot ay pakiramdam ko po ay napapakinggan nila ang mga sinasabi ko sa kanila. Ang sabi ko naman. Naririnig ka talaga nila at sigurado ako na pati sila ay natutuwa sa iyo. Kita mo nga at ang bilis nilang lumago, hindi ba?
dahil yon sa magandang pag-aalaga sa kanila. Kaya salamat sa oras mo, Marian, ha? Ang wika pa ni Mamita. Mamita, ako nga po ang dapat na magpasalamat sa inyo kasi kahit na isang taon pa lang ako sa bahay ninyo eh sobrang dami ko na pong natutunan mula sa inyo. Masayang wika ko. At marami ka pang matututunan mula sa akin kasama na doon ang tamang pagluluto nitong sinigang na bangus. Alam mo ang mabuti pa eh, kumain na tayo bago pa lumamig itong niluto mo. Papa Dudot, si Mamita yung tipo ng lola na sobrang bilis na maka-appreciate ng mga bagay na ginagawa ko. Kaya rin siguro mabilis akong napalapit sa kanya kasi nakikita ko na natutuwa siya sa effort ko. Kahit minsan ay pamali-mali ako sa ginagawa ko. Kagaya na lamang ng pagluluto ko noon ng sinigang na bangus na sobrang alat talaga. Hindi ko na nga halos malunok ang tinikman ko na sabaw. Pero ang sabi ni Mamita ay hindi pwede na hindi niya kakainin ang kauna-unahang niluto ko para sa kanya. Di hindi ko man lang siya nakitang nadismaya sa pagkakamaling nagawa ko. At ang sabi niya ay pwede ko naman daw itama ang mga pagkakamali na yon. Ang mahalaga daw ay natuto ako na subukang gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. Kagaya na lamang ng pagluluto. Lumipas sa mga buwan at sa mahigit na 2 taon na nakatira ako kay Mamita ay naging maayos naman ang lahat sa aming dalawa. Okay din naman ang pag-aaral ko dahil nagkaroon kaagad ako ng mga bagong kaibigan. Kaya lang habang tumatagal noon, Papa Dudot, naging madalang naman ang pagtawag sa akin ni Mami. Ang sabi niya noong una ay uuwi siya kada taon para magkasama ulit kami pero mula nang umalis siya ay hindi pa siya nakauwi ng Pilipinas. Palagi niyang sinasabi na busy lang talaga siya sa kanyang trabaho. Ayun pala, busy na siya noon sa ibang tao, Papa Dudot. Ano pong sabi ninyo, Mami? Bubuntis po kayo? Kanino po? Gulat at naguguluhang tanong ko kay Mami na noon ay ka-video call ko. Sa asawa kong si Omar. Halos 1 taon na rin kaming kasal at ngayon nga ay pinagbubuntis ko na ang magiging anak namin. Ang magiging kapatid mo. Tugon pa ni Mami. Ibig sabihin kaya pala sobrang dalang ninyo na kung tumawag sa akin. Kasi may ibang tao na kayong inaasikaso. Pinalitan nyo na pala si Daddy. Tapos hindi nyo man lang pinagpaalam kaagad sa akin. Anong klaseng ina kayo, Mami? Naiiyak na panunumbat ko sa kanya. Anak, intindihin mo naman sana. Hindi rin naman madali sa akin ang mga sinasabi ko ngayon. Pero mahal ko si Omar at mahal niya rin ako. Ang wika pa ni Mami. Kaya pinalitan niyo na lang po basta si Daddy. Saka Mami, mahal ko rin naman po kayo ah. Bakit parang hindi yun importante para sa inyo? O talagang wala na rin kayong pakialam sa akin kasi may bago na kayong pamilya dyan. Bakit ba tinatanong ko pa to? Alam ko naman na dapat ang sagot sa mga tanong ko. Kasi nga pinagbubuntis nyo na ang anak ninyo sa lalaking pinalit ninyo sa daddy ko, ang sabi ko sa kanya. Sobrang nasaktan ako sa mga nalaman ko noon, Papa Dudot. Hindi ako makapaniwala kaagad na nanapalitan ni Mami si Daddy sa buhay niya. Tapos pakiramdam ko din, anumang oras ay mapapalitan na rin ako ng magiging bagong anak niya. Ang mas masakit pa doon ay yung paglilihim niya sa akin tungkol sa pagpapakasal nila ng bago niyang asawa. Hindi ko man lang nalaman na may bago na pala siyang boyfriend. Tapos ay bigla siyang tatawag para ipalam sa akin na kasal na siya at ipinagbubuntis na niya ang magiging anak niya sa ibang lalaki. Pakiramdam ko rin noon ay parang hindi ako importante sa buhay niya. Kaya hindi niya kagad yon pinaalam sa akin. Parang hindi na niya ako anak o hindi na ako parte ng buhay niya. Kaya naman tinapos ko na kaagad ang pag-uusap namin na yon kasi naiiyak na talaga ako sa sama ng loob ko sa kanya. Kaya pala sobrang bihira na siya kung tumawag sa akin noon, Papa Dudot, at napansin ko rin
ang biglaan niyang pagtaba sa tuwing nakaka-video call ko siya. Pero syempre hindi ko binigyan yon ng ibang kahulugan kasi alam ko naman na hindi maglilihim sa akin si Mommy. Yun pala ay inipon niya lang ang mga importanteng bagay na dapat kong malaman para sa isang bagsakan na lamang na sakit na mararamdaman ko kapag pinaalam na niya sa akin yon, Papa Dudut. Papa Dudut, hindi ko na sinagot pa ang mga sumunod na tawag sa akin ni Mommy. Kahit ang mga chat niya sa akin sa Facebook ay hindi ko na rin po sinagot pa. Hanggang sa marinig ko na lamang nakausap na siya ni Mamita sa cellphone. Narinig ko sa boses ni Mamita na nagulat din siya sa sinabi sa kanya ni Mami at sino ba naman ang hindi magugulat, Papa Dudut. Ang alam lang namin ay umalis si Mami at nagpapaka-busy sa trabaho niya sa Taiwan. Tapos ay biglang kasal na pala siya sa ibang lalaki at magkakaanak pa sila. Nasa sala noon si Mamita at naka-loudspeaker ang cellphone niya dahil medyo mahina na ang kanyang pandinig. Kaya narinig ko na kinuwento sa kanya ni Mami na katrabaho pala nito ang lalaking napangasawa niya sa Taiwan. Doon daw nakatira ang lalaki sa Taiwan kaya mabilis akong makukuha ni Mami para mapag-aral sa bansang yon. At nang marinig ko na kinukumbinsin ni Mami si Mamita na doon ako magpatuloy ng pag-aaral sa Taiwan ay itinigil ko na ang pakikinig sa kanilang pag-uusap. Ayoko kasing marinig ang isasagot ni Mamita kay Mami. Natatakot ako na baka ipamigay na ako ni Mamita. Natatakot din ako na maiwan si Mamita na mag-isa sa bahay niya, Papa Dudut. Hanggang si Mamita na mismo ang kumausap sa akin noon tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Marian, magandang opportunity itong pinaplano ng Mami mo para sa iyo. Sayang kasi hindi lahat ng kabataan na kagaya mo ay may pagkakataon na makapag-aral sa ibang bansa, ang wika pa ni Mamita. Pero hindi ko naman po gusto ang plano ni Mami para sa akin kasi ayoko po na iwan kayo dito sa Pilipinas, Mamita. Malungkot na sabi ko. Hay, sabi ng habat, yan ang magiging dahilan mo, apo. Hindi mo naman kailangan na mag-alala sa akin kasi malakas pa ako. Wika pa ni Mamita. Mamita, kahit po malakas pa kayo ngayon, paano naman po sa mga susunod na araw, linggo, buwan o taon? Paano po kapag nagkasakit kayo tapos mag-isa lang kayo sa bahay? Sino po ang mag-aasikaso sa inyo? Magdidilig ng mga halaman, maglilinis ng bahay, magpapalit at maglalaban ng mga kurtina at saka kung ano pang mga gawain dito sa bahay. Ang wika ko sa kanya. Mulat sa pulpa, puro masusustansyang gulay na ang kinakain ko kaya sigurado ako na hahaba pa ang buhay ko. Huwag mo akong masyadong alalahanin, Marian. Kasi bago ka naman inihabilin sa akin ng Mami mo ay ilang taon na rin akong namumuhay na mag-isa noon sa bahay ko, hindi ba? At kaya ko ulit na gawin yon ngayon. Isa pa ay ayokong may malaking opportunity ka na mapalampas ng dahil lang sa akin. Alam ko rin naman na babalik ka kaya ayos lang sa akin. Kahit sumunod ka sa Mami mo o para sa mas magandang future na naghihintay sa'yo doon. Tugon naman ni Mamita. Papa Dudut, nung una ay buo na talaga ang desisyon ko na hindi pumayag sa sinasabi ni Mami na sa Taiwan na ako magpatuloy ng pag-aaral ko. Pero hindi rin kasi huminto si Mamita sa pangungumbinsi sa akin na tanggapin ang opportunity na yon. Hindi naman daw sa ayaw niya na akong makasama. Pero ayaw niya lang din daw na siyang maging hadlang para sa mga magagandang future ko. Hindi nagtagal, Papa Dudut, ay tinawagan ko na rin si Mami at nakipag-usap na ako sa kanya. Sinabi ko na tanggap ko na ang pagkakaroon niya ng bagong asawa. Pati na rin ang tungkol sa magiging kapatid ko kasi wala na rin akong magagawa pa. At sinabi ko na rin na pumapayag na ako na sumunod sa kanya sa Taiwan. Mabilis po ang naging proseso ng lahat dahil mayaman pa lang na pangasawa ni Mami sa Taiwan, Papa Dudut. Isa pala ito sa mga boss niya kaya mabilis din na naproseso ang kanilang pagpapakasal noon. At dahil din sa asawa ni Mami, mas napabilis ang pag-aasikaso ng mga papeles ko papunta ng Taiwan. Pero mabilis mang naproseso ang lahat.
Hindi naman naging mabilis para sa akin na tanggapin na iiwan ko na si Mamita sa probinsya namin. Mabuti sana kung sa Maynila lamang ako pupunta, pero sa Taiwan kasi yon. At aabuti na mga taon bago ulit ako makauwi sa kanya. Nung araw nga ng pag-alis ko ay muntikan pa akong hindi makaalis dahil iyak ako ng iyak noon. Pero sinabi ni Mamita sa akin na alam naman daw niya na tutuparin ko ang pangako ko na dadalawin at babalikan ko siya. Kaya ayos lang sa kanya na umalis ako. Kaya naman mabigat talaga ang loob ko nang umalis ako ng Pilipinas noon, Papa Dudut. Nang magsimula nga akong manirahan sa Taiwan kasama si Mami ay palagi kong nami-miss si Mamita. Ang mga pag-aalaga niya sa akin, ang mga sermon niya at ang mga oras na magkasabay kaming kumakain ng niluto niyang masarap na ulam. Gabi-gabi akong umiiyak, pero sa tuwing makakausap ko siya sa tawag ay kaagad namang gumagaan ang loob ko. Hanggang sa unti-unti ay makasanayan ko na rin ang buhay sa Taiwan. 4 na taon akong nag-aral doon at nang makatapos ako. Ang pag-uwi sa Pilipinas at pagdalaw kay Mamita ang kauna-unahang ginawa ko, Papa Dudut. Mahigpit at naiiyak ko siyang niyakap nang makarating ako sa bahay. At ganun din siya sa akin. Excited din akong binigay sa kanya ang regalo ko na magandang sandals. Nagustuhan niyo po ba? Tanong ko. Oo naman, mukhang mamahalin. At saka may nakatatak pa dito na sa Taiwan mo talaga siya binili. Pero Marian, hindi mo naman ako kailangan na pasalubungan pa ng ganito kasi hindi ko naman birthday at wala namang espesyal na okasyon para sa akin. Ang wika pa ni Mamita. Mamita, para po sa akin ay espesyal ang bawat araw na kasama ko kayo. Si sobrang naging mabuti po kayong lola at magulang sa akin noong dito pa ako sa inyo nakatira. Wala po kayong ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahal. Ang dami ko pong natutunan sa inyo, Mamita. At alam ko po na ngayong nandito na ulit ako, mas marami pa akong matututunan kasama kayo. Naluluha na tugon ko. Eh bakit naiiyak ka na dyan? Naluluha pero natatawang wika pa ni Mamita. Kayo rin naman po eh, naiiyak na rin. Turan ko. Hindi lang din kasi ako makapaniwala na pwede pa palang mangyari to. Yung makasama ko uli ang pinakamamahal kong apo. Sa totoo lang ay natatakot din talaga ako na baka hindi mo na ako maabutang buhay dito sa bahay ko. Kaya sa bawat araw na magkalayo tayong dalawa ay palagi kong pinapanalangin na sana'y mangyari pa ang araw na ito. Ang makita at mayakap kita kagaya ngayon. Kaya napakalaki ng pasasalamat ko sa Diyos kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na maging lola mo, Marian, ang sabi pa ni Mamita. At nagpapasalamat din po ako sa kanya kasi sa dinami-rami ng pwede kong maging lola sa mundong ito ay kayo po ang ibinigay niya sa akin. I love you, Mamita. Mahal na mahal ko po kayo. Tugon ko. Papa Dudut, 3 buwan ang hiningi kong bakasyon noon kay Mami para makasama si Mamita sa probinsya at wala akong sinayang na araw noong nasa Bicol ako. Palagi ako nakikipagkwentuhan kay Mamita. Namamasyal kami sa may bayan at madalas ko rin siyang pinagluluto noon ng mga putahing kaya ko namang lutuin. Gusto ko talagang sulitin ang bawat araw na magkasama kami noon. Gusto ko na palaging nakikita ang ngiti sa mga labi niya at naririnig ang mga tawa niya. Gusto ko na palagi kong kasama si Mamita at sa tuwing kasama ko siya ay wala na akong ibang mahihiling pa sa buhay ko. Parang ayaw ko na nga matapos ang 3 buwan na bakasyon ko sa Pilipinas. Kaya nangako na rin ako noon sa sarili ko. Nagagawa ko ng paraan para makasama si Mamita pabalik ng Taiwan. At habang hindi pa nangyayari yon, sinusulit ko muna ang bawat araw at oras na magkasama kaming dalawa. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbabasa ng sulat ko na ito. At dito ko na rin po ito tatapusin. Sana po ay nakapag-iwan ng aral at inspirasyon ang kwento namin ni Mamita ko. Na habang nandyan pa ang ating mga magulang, kapatid, lolo at lola,
gawin natin ang lahat para maiparamdam sa kanila ang ating pagmamahal. Yours truly, Marian. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng isang magulang para sa kanyang anak. At ganun din ang mga lolo at lola para sa kanilang mga apo. Kaya maswerte tayo na may kinalakhan na kagaya nila, lalo na kung naranasan natin kung paano ang maalagaan nila. Maraming salamat, Marian, sa pagsulat mo sa aking YouTube channel, at talaga namang nakakaluha itong kwento ng buhay mo na ibinahagi mo sa amin. May mga oras talaga kasi na kailangan nating iwanan, panandalian ang mga mahal natin sa buhay para mas maganda ang kinabukasan. Pero ang mahalaga ay alam natin kung paano bumawi sa mga naging pagkukulang natin sa kanila. Mga kaistorya, hindi natin makakasama sa lahat ng oras ang mga mahal natin sa buhay. Kaya hanggat nandyan pa sila ay gawin natin ang lahat para maiparamdam ang ating pagmamahal at pagmamalasakit para sa kanila. Huwag mong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.